Ipinagmalaki naman ng palasyo ang mga nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang 50 araw ng kanyang panunungkulan. Pero ano-ano nga pa nga ba ang mga nais makita ng mga eksperto sa ilalim ng Administrasyong Duterte? Balitang hatid ni Maki Pulido. Nag-aabang ng bus si Adrian Tiglos para makapag-apply ng trabaho sa Makati. Nag-end of contract na kasi siya bilang service crew. Isa lang si Adrian sa 100,000 Pinoy na umaasang mawakasan na ang sistemang endo. Para tuloy-tuloy din yung trabaho, then wala nang hassle sa pag-aant ng ibang trabaho. Pangako ng Duterte administration, wawakasan na ang endo. Ang ginawa po muna namin for August and July and August is to capacitate our inspector. That is to spot cases of labor-only contracting. Kung ginagawan pa lang ng paraan ng endo, may executive order na ang Freedom of Information. Pero ang mga taga-executive branch lang ang sakop ng kautosang ito. May mga panukalang batas para sa Freedom of Information Law na sasakop sa buong burokrasya. We need more. It's not enough that it remains as an executive order. We need to have a comprehensive law. Kailangan umakto na agad, kumilos na agad ang Senado at ang Kongreso para maisabatas para lahat ng branches ng government will be covered. At saka klaro pati yung mga implementing rules, ano ang COVID, ano ba ang steps kung gusto kong malaman kung ano ang ginagawa sa gobyerno. Ang palasyo ibinibida rin bukod sa paglutas sa endo at FOI ang pagtatatag ng nationwide 911 at 8888 complaint numbers, pagbuo ng task force para tutukan ang media killings, pagsasaayo sa New Bilibid prisons at ang giyera kontra droga ng administrasyon at ang pagbaba ng bilang ng krimen. The President Rodi Duterte has time and again warned us during the campaign that if you vote for me, this is going to be bloody. Pero sa dami ng pinangalanan, nauna na ang 5 police general at ang mahigit 150 katao, tanging si Albuera Mayor Rolando Espinosa at ang anak na si Kerwin na pinaghahanap hanggang ngayon ang nasasampahan ng reklamo. Lagpas kalahating milyon na ang sumuko dahil sa Oplan Tokhang, 665 ang nasawi, bunga ng mga drug operations, ayon sa PNP. Napakalaking problema ang droga. Pero dapat ang laban natin dito ay maging ayon pa rin sa batas. They already set up, they set up a group already to look into the extrajudicial killings. That's a very, very good sign. Kasama rin sa itinuturing na achievement ng Duterte administration ang pagbibigay ng cabinet positions sa mga makakaliwa at ang pagsisimula ng peace talk sa CPP-NDF, pati na ang patuloy na pakikipag-usap sa MILF at MNLF. Sa gitna nito, patuloy ang pag-iikot ng Pangulo sa mga kampong militar. 13 military camps na ang nabisita ni Duterte. Starting next month, incremental increase na ang sweldo ninyo. Pangako ko, dublado. It's a balancing act on the part of the president, but at the same time, it's an important balancing act that he must do. He cannot just say to the country na is going for peace initiatives at tapos palalayain yung mga kalaban ng mga sundalo na hindi naman niya pinupuntahan ng mga sundalo. At sa susunod na mga buwan at taon pa ng Duterte administration, ang nais pang makita. We'd like to see clearer direction, no, from this new government. In the economic agenda, ano ba ang ibig sabihin nito sa mga local businesses? Ano ang ibig sabihin nito para sa mga negosyo, sa agrikultura, sa industriya ng Pilipinas? Maki Pulido, GMA News.